In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Isang araw ay natalakay po natin anong mga nagdaang gabi, yung sunod-sunod na pagkaka tawag dito ng istorya ng kasaysayan ng tunay na iglesia mula nang ito ay itatag ng atin pong Panginoon. At sila ay dumaan sa iba't ibang mga suliranin, panlabas ng iglesia at maging sa panloob ng iglesia. At ito ay nagdulot ng pagtalikod ng ilang mga kapatid sa iglesia. At yun namang mga natira sa loob ng iglesia ay patuloy na nang hawak sa katuruan ng ating Panginoon. Na anupat kahit na dumating ang mga pagsubok, mga pag-uusig, mga suliranin sa kanilang buhay pananampalataya ay nanatili po silang matatag. Ano po, alang-alang sa pag-ibig na ipinagkatawag sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Sukdulang ang kanilang buhay ay malagay sa kapahamakan. Ano po? At nakita rin po natin na ang iglesia ay hindi po natalikod. Kailanman sa kasaysayan ng Biblia, ang iglesia hindi natalikod katulad ng paniniwala ng iba. Sapagkat ang sabi ng Biblia nang itatag ng ating Panginoon ang kanya pong iglesia, maging, sabi niya, maging ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Kaya naniniwala tayo, ang iglesia ay hindi po naputol sa kanyang pag-iral. Wala pong natalikod na iglesia, kundi nagpatuloy po ito. At samantalang umiiral ang iglesia, mayroong isang kilusan na umusbong. Isang kilusan na dadaya sa iglesia at magpapasok ng mga doktrina ng diablo. Magpapasok ng mga doktrina mula sa paganismo na ito ay iaanyo sa pananaw bilang isang Kristyanismo. At dito rin nakita natin sa ating pag-aaral, dumaan din sila sa isang mahigpitang pag-uusig sa ilalim ng tinatawag na Dark Ages sa pangunguna ng mga kapapahan. Hanggang sa lumitaw ang mga reformador. Sa paglitaw ng mga reformador, ang mga nasirang mga aral ay unti-unting ibinalik. Hanggang sa lumitaw si William Miller, na siyang humula at nag-aral ng patungkol sa 2,300 years na nababanggit sa aklat ng Daniel. At sa kanyang paghula, dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng The Great Disappointment. At dito tayo natigil kagabi sa pagkatanggap niya ng isang malaking kabiguan, The Great Disappointment, sapagkat ang iniisip niyang darating ang ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng October 22, 1844 ay hindi po naganap. Kung kaya tinawag ang panahong ito na Dark Ages. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Dakila po at makapangyarihan naming Diyos sa pagkakataon pong ito ng aming patuloy na pag-aaral. Kayo po nawa ang patuloy naming maitaas. Kayo po nawa ang patuloy naming maparangalan.
Sa mga kamay mo ay inihabili namin, pinagkakatiwala ang programang ito. Tulungan po ninyo ang bawat isa amang banal, lalo na yung hindi pa namin makapatira, na maunawaan nila ang mga bagay-bagay ukol dito, upang makita nila na ang inyong iglesia ay tunay na ginagabayan ng banal na Espiritu. Muli po amang banal, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay aming dalangin sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, matapos na matanggap ni William Miller yun pong kabiguan, ano po, na ayon sa ating napag-aralan nung nakaraang gabi, ay sa kanyang pag-aaral ay naging napakatabis nito para sa kanya at sa pandinig ng mga inaralan. Kaya nga siya ay nangusap, ipinangaral niya, sinabi niya yung kanyang natutunan sa Biblia tungkol sa napakahabang propesiya ng Biblia na matatagpuan sa aklat ng Daniel, Kapitulo 8 at Kapitulo 9. At dito, nakita niyang ito ay magsisimula doon sa panahon ng pagtatayo ng Jerusalem, yung pagpapanumbalik ng Jerusalem. At mula doon ay nakita niya na ang magiging kalunduan nito ay magaganap ng 1843. Pero nagkaroon siya ng isang kabiguan, tinawag iyong the first disappointment. At dumating ang panahon na muli niya itong nireview, nakita niya na nagkamali siya, hindi pala 1844, hindi pala 1843 kundi 1844. Sapagkat kapag ikaw ay magkukompute from BC to AD, ang gagamitin na kalkulasyon ay plus. Hindi ito kagaya ng AD to AD na magmaminus ka, o kaya BC to BC magmaminus. Pero kapag ang usapin from BC to AD ay magkakaroon ka rito ng pagpa-plus at minus 1. No? Kaya plus then minus 1. Bakit minus 1? Sapagkat wala pong 0 AD. Ano po? Kaya nakita niya na ito ay magaganap ng 1844 at inasahan niya ito na magaganap na siyang magiging second coming o kahulihang panahon ng pagdating ni Kristo at ito'y magkakaroon na ng paggunaw. Pero nakita natin, dumating na ang pagkakataong 1844 October 22 ay isang malaking kabiguan ang kanya pong naranasan. Ano? Sapagkat hindi dumating ang ating Panginoon sa panahong ito ng kanya pong inaasam. Kaya dito, si William Miller ay masyadong na-stress. At hindi na niya naipagpatuloy pa yung kanya pong pangangaral ayon po sa kasaysayan hanggang sa siya ay inabutan na ng kamatayan. Kundi siya na lamang ay naging active member na lamang at hindi na niya ipinagpatuloy yung kanya pong isiniwalat, yung kanyang naging pananaw o paniniwala tungkol doon sa Daniel 8 at Daniel 9 in regards doon sa 2,300 years. Pagkaraan po ng kasaysayan na yan, ang pinag-uusapan natin mga kaibigan, mga kapatid, ay yun pong panahon ng 1800s. Ano po? Yan, pagpasok po ng 1800s o 18th to 19th century. No po. At dito nga makikita natin, pagkatapos po ng kabiguan ito, kasama po si Ellen G. White sa mga naghintay at kasama rin po siya sa nabigo. Pero ganun pa man, ang pamilya ni Ellen G. White o Ellen Harmon during the time ay hindi nanlumo sa kanilang pananampalataya, kundi bagkos, ito pa yung naging daan upang lalo silang maging maigting sa pananampalataya sa Diyos. At sila ay umuwi ng kanilang tahanan, sila po ay nagtipon-tipon buong pamilya kasama ng kanyang kakambal
at sila ay nanalangin sa atin pong Panginoong Diyos. Samantala, pagkaraang matanggap ang The Great Disappointment, meron pong isang tao na pinagpakitaan ng atin pong Panginoong Diyos ng pangitain, na ipinakita sa kanyang pangitain na tunay at totoo ang naging computation ni William Miller, na si Will na yung 2300 sa kaduluhan ng 1844 ay talagang ang Panginoon ay papasok sa sanktuaryo. Pero hindi sa sanktuaryo sa lupang ito, kundi sa sanktuaryo doon sa langit. Ano po? At ang pinagpakitaan po ng pangitaing ito, walang iba kundi si Hiram Edson. Si Hiram Edson sa mga panahon habang siya ay naglalakad ano sa mga taniman, pinagpakitaan siya ng pangitain na ang ating Panginoon hindi pumasok sa hindi bumaba sa lupang ito sa sanktuaryo dito sa lupa, kundi doon mismo sa sanktuaryo sa langit na siyang pinagkunan ng anyo ng santuaryo dito sa lupa. Kaya lang, sa pagkakataong ito nang ipinakita kay Hiram Edson, walang lakas ng loob si Hiram Edson na ito ay sabihin sa mga tao, sapagkat katatapos lang noon ang tinatawag na The Great Disappointment. Na kapag ka ito ipangangaral niya, baka magalit na sa kanya yung mga tao, ano ho, at baka siya'y pagtawanan, baka siya'y kutsain. Maraming mga dahilan na mga naging balakid sa kanyang mga isipan kung bakit hindi niya sinabi na tama yung kalkulasyon ni William Miller. Ang nagkamali lang kay William Miller, yun pong interpretation na darating si Kristo dito sa lupa upang linisin yung santuaryo. Pero sa pangitain ni Hiram Edson, doon pala siya papasok sa makalangit na santuaryo. Kaya lang, hindi niya po ito, kagaya na ating binanggit, hindi niya ito ipinangaral. Hindi niya ito sinabi sa lahat. Ano ho? Kundi kinimkim lamang niya ito sa kanyang sarili. At dumating ang pagkakataon na sapagkat hindi ipinangaral ni Hiram Edson yung pangitang ibinigay sa kanya ng Diyos, ay meron pang isang persona na pinagpakitaan ang ating Panginoong Diyos ng katulad at kaparehong eksena ng ipinakita kay Hiram Edson. Ito po ay walang iba kundi si Ellen Harmon o si Ellen G. White. At samantalang ipinakita ito kay Ellen G. White, na naintindihan ni Ellen G. White na talaga palang tama, totoo yung computation at ipinangaral ni William Miller. Nagkaroon lang siya ng maliit na problema doon sa interpretasyon nga ng pagbabalik ng atin tong Panginoong Diyos. At dito ay idinulog niya ito doon sa kanyang mga kasama at nagkaroon sila ng mga panalangin at pinag-aralan nila yung pong pangitain na ipinagkaloob kay Ellen G. White na kagaya ng pangitang ipinakita kay Hiram Edson. At dito ay nakita nila na yung kapitulo 9, talatang 24 ng Hebreo ay talagang ang ating Panginoon ay papasok hindi sa templo o tabernakulo na gawa ng tao, kundi sa tabernakulo o templo doon sa langit. Pansinin po ninyo at babasahin ko sa kapitulo 9, talatang 24 ng aklat ng Hebreo. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Itong mga talatang ito ang siyang naging pundasyon ng pananampalataya ng Adventista na ang ating Panginoon ay hindi pala talaga papasok doon sa ginawa ng mga tao na templo.
Kaya hindi sa lupang ito ang kanya pong pagbalik, kundi ang kanyang pagpasok sa mga panahong yon ay doon sa templo, doon sa langit. At dito po nag-umpisang ipangaral yun pong ebanghelyo. Dito nagsimula yung pagpapakalat ng pabalita ng tatlong sinugong anghel. At dito po makikita natin, mga kapatid at mga kaibigan, na yung nangyari kay William Miller at yun pong pangangaral, yung pangitain na ipinakita kay Hiram Edson at pangitain na ipinakita kay Mrs. White na naging dahilan naman upang magkaroon uli ng lakas ng loob na ipangaral ang 1844, yung 2300 days, ay bunga rin ng nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po'y makikita po ninyo sa Kapitulo 10, talatang 10 at 11 ng Aklat ng Apokalipsis. Ganito po ang ating mababasa. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. So dito po makikita natin, mga kaibigan, mga kapatid, ito pong bahaging ito ng Revelation chapter 10, verse 10, ay kumakatawan o lumalarawan sa naganap o sa pangyayari na naganap sa buhay ni William Miller. Samantalang merong isang persona na kumuha ng maliit na aklat sa kamay ng anghel at ng kanya-anyang kinain sa kanyang bibig, ito ay matamis na gaya ng pulot. Pero nung kanya pong makain at dumating sa kanyang tiyan, ito ay pumait. Ito po'y lumalarawan sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pag-aaral ni William Miller, na tila baga naging matamis ito. Lalo na't ng kanyang iwinaksi, ipinangaral libo-libo at half million ng mga kanyang ng mga na-convert sa kanya pong pangangaral ay tumanggap nito. At lumagpas pa, dumami pa ng dumami, ito po'y napakatamis na salita ng ating Panginoong Diyos na narinig po nila. Kaya lang, nang dumating ang pagkakataon noong 1844, nagkaroon ng isang malaking kabiguan, tinawag na The Great Disappointment. Ito po ang nilalarawan ng pagdumating sa kanyang tiyan. Ang ibig sabihin, dumating na sa kalunduan, dumating na sa hangganan, ito po ay pumait sa kanyang tiyan. At ang sabi pa sa talatang 11, at sinabi nila sa akin, datapwat, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Yung pong naganap na kabiguan o great disappointment, mga kapatid ko, marami ang nakaranas nito. Kagaya nung ating sinabi, kasama po si Mrs. White o si Mrs. Harmon o si Ellen Harmon, na nabigo sa pagkakataong ito. At yun pong mga nabigo, ang sabi rito, dapat kang manghulang muli sa maraming bayan at mga bansa. Bagay na hindi na tinupad ni William Miller. Sino ang gumanap ng panghuhulang muli para ipangaral sa maraming bayan, mga bansa, mga wika at mga hari? Ito na po si Mrs. White. Kaya, kung ang tanong, kayo bang mga Seventh-day Adventist ay nabigo? Ako po, personally, sinasabi kong yes, kasama kami sa nabigo. Sapagkat yung nabigo, siya rin ang pinagkalooban o pinag-atasan na ang sabi, dapat kang manghulang muli. Ang ibig sabihin, dapat kang mangaral muli. Ano po? At ito ay gagampanan ng kinakatawanan ng tatlong sinugong anghel. Ano po? Kaya katulad ng aking sinasabi, kapag ako ay tinatanong, kayo ba ikasama sa nabigo? Ang sagot ko, kasama kami sa nabigo. Sapagkat yung nabigo, siya rin po yung inatasan na dapat kang manghulang muli. Ayan, ano? So, kaya, ako pag tinatanong, yun po ang aking sinasagot sapagkat yun ang kasaysayan ng iglesia. Ano ho, na ginampanan ni kapatid na Ellen Harmon.
At dito nga mga kaibigan, mga kapatid, yun pong doktrina, no, tungkol sa pagpasok ng ating Panginoon doon sa tabernakulo, yan po ay kinikilala natin o binigyan ng titulo na investigative judgment. Ano po? Sapagkat ang panahong yun ay hindi po isang paghatol bilang katapusan ng sanlibutan, kundi ang dumating na isang uri ng paghatol ay yun pong paglalapat ng masiyasat na paghatol. Ayan, ano? O pagbibigay ng ayos doon sa lalapatan, no, ng tawag dito ng o magkakaroon ng pag-iimbestiga, no, hindi po yung pagpaparusa o pagbibigay ng sentensya. Kaya makikita nyo po mga kaibigan, mga kapatid, doon po sa aklat ng Apokalipsis, no, mahigit basahin natin mga kapatid, ano po? Doon sa kapitulo 14 ng aklat ng Apokalipsis, kung saan ang pangangaral ng Three Angels Message ay isa sa katuparan ng inutusang muli, ganito po ang sabi sa atin. Umpisa natin sa talatang 6, tuloy tayo sa talatang 7 ng aklat ng Apokalipsis, kapitulo 14. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Napansin niyo po, kahalintulad po ng binabanggit sa aklat ng Revelation chapter 10 verse 11 na pangangaral ng pabalita ay pambuong sanlibutan. At dito po mga kaibigan, sa talatang 7, ganito pang ating mababasa. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluhalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Napansin niyo po yung mga terminong dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ano ho? Ito pong mga terminong ito na dumating ang panahon ng Kanyang paghatol ay hindi po tumutukoy sa pagbibigay ng parusa o pagbibigay ng gantimpala o pagbibigay ng sentensya sa isang makasalanan. Hindi po. Sapagkat ang ginamit na termino sa kasulatang Grego ay nasa terminong kresis. Hindi po ginamit yung terminong krema para doon sa salitang paghatol. Ano pinagkaiba ng salitang krisis at krema? Yun pong krisis ay tumutukoy sa pagbibigay ng ayos doon sa lalapatan ng masiyasat na paghatol. Samantala naman yung krema, ito po ay pagbibigay na ng gantimpala, pagbibigay na ng putong ng buhay, pagbibigay na ito ng parusa, o pagbibigay na ito ng sentensya. Ayan. Kaya magkaiba po yung dalawang ito. Ang binabanggit sa aklat ng Apokalipsis na ating binasa, yung pong pagbibigay ayos sa lalapatan ng masiyasat na paghatol. Kailan po ito naganap? Naganap po ito doon sa kalunduan ng 1844 na siyang kinumpiyot ni William Miller. Ano po? Kaya ang ating Panginoon, nang pumasok sa dakong kabanal-banalan doon sa langit, yung po ay tinatawag na investigative judgment. Ayan, no? So, ito po ay isang katuruan na unique sa mga Seventh-day Adventist Church. Nawala ito sa ibang pananampalataya. Ito po ay ipinagkaloob sa bayan ng Diyos na yung mga nabigo, sila rin po ang sinabihan na manghula kang muli. At ang panghuhulang ito ay isisiwalat sa buong sanlibutan. Kaya nga ang Seventh-day Adventist Church ang siyang kinakatawanan ng Three Angels Message. Po. Kaya kapag ganito ang ating nagiging pag-usap, naaalala ko si Ernie Baron nung siya po ay tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Three Angels Message. Ano?
At ang sagot ni Ernie Baron, pumunta kayo anya doon sa Pasay at doon nyo itanong yung kahulugan ng Three Angels Message sapagkat sila no, ang nakakaalam tungkol sa bagay na yan. Alin pong Pasay yung kanyang sinasabi? Yung pong Seventh-day Adventist Church natin doon sa Pasay. Pero take note mga kaibigan, mga kapatid, si Ernie Baron po ay isang iglesia ni Kristo. Pero pagdating dito sa usaping Three Angels Message, itinutulak po niya sa Seventh-day Adventist, dapat magtanong. Bakit? Sa pagkatunay na tayo ang siyang nagdadala o kinakatawanan ng pabalita ng tatlong sinugong anghel. Ano po? Ayan. Kaya buhat dito sa naging computation ni William Miller na naganap noong 457 sa kanyang computation na magpapatuloy hanggang 1844 na siyang magiging resulta ng 2,300 years ay tunay na naganap. No? Isang paglilinis, hindi sa santuario dito sa lupa, isang judgment, hindi dito sa lupa, kundi doon sa dakong kabanal-banalan. Yan. Kaya doon sa ating mga laging umaakusa sa atin, si William Miller di umano, ang atin pong leader, ay nagkakamali po kayo mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Ang leader po ng Seventh-day Adventist, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Oh? Yan. Siya po ang nagtatag ng iglesyang ito. Katulad ng ating sinasabi, ang Seventh-day Adventist, ang siya pong tunay na iglesia sa huling araw na dumudugtong doon sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo sa Jerusalem noong unang siglo. At dumating ang pagkakataon na ang iglesia ano po ay hinihingan na ng gobyerno na kinakailangang magparehistro. Oh, kaya naman ang atin pong iglesia ay bilang pagsunod sa batas ng tao o sa government no, bilang pagpapahalaga sa batas ng gobyerno, tayo po ay nagparehistro ng atin pong iglesia. Ano ho? At yan po ay naparehistro doon po sa Federal Government of Michigan sa USA noong 1863. Ano po? Yan pong 1863, yan po ay 19th century na. Na natawa ako dito sa meron kasi akong naging debate at tinanong ako kailan na parehistro o kailan na tatag o naitayo yung Seventh-day Adventist. Nasagot natin 19th century. Pagkatapos nung ipinos ko ito doon sa YouTube, merong mga kapatiran na medyo hindi natuwa doon sa aking sagot na 19th century. No? Kasi yun daw 1863 ay hindi 19th century, no, kundi 18th century siguro ang kanyang iniisip. Ano, mga kaibigan, mga kapatid, no? Doon sa nagtama sa atin, may panggigigil na nagtama. Ano ho? Sana bago nyo ako ikinorek ng sinabi kong 19th century, yung 1863, pinag-aralan nyo muna kung kailan nagpapalit ng century. Ano ho? Yan. So yun pong 1863, yan po ay 19th century na mga kapatid. Katulad sa atin ngayon, ano na ba tayo ngayon? 2021. Pang ilang century na tayo? Oh, 2021. Nasa 21st century na po tayo mga kaibigan, mga kapatid. No? Ayan. So, kaya nung itinatag yung iglesia ng ating Panginoon, noon pong unang siglo, noong first century, nang sumapit ang AD 100, AD 101, AD 102, ano na tawag doon? Second century na. Yan, ano? Kaya doon po sa nagtama sa akin ng 1863 ay hindi 19th century. O medyo nagkamali po kayo dito, kaibigan at kapatid. Ano po? Yan. So medyo review po tayo kung kailan nagsisimula ang century. Yan. So, nang ito po ay naiparehistro, mga kaibigan, ay pinuna rin ito ng atin pong mga kaibayo sa pananampalataya sapagkat doon sa ating rehistro
ay nakalagay na isa po si Mrs. White sa naging pundador. Ano po? Pero mapapansin ninyo, yung pong inaakusa sa atin, si Mrs. White daw, ang ating founder. Mali po, mga kaibigan. Ano po? Si Mrs. White ay co-founder, hindi founder. At yung pagiging co-founder po niya ay small letter F. Yan, hindi po capital F. Sapagkat ang founder namin o ang capital F, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag po sana ninyong ipagkakamali yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Ang pagiging founder, oh, ang pagiging co-founder ni kapatid na Ellen G. White ay katulad lamang din ng isang architect na nagtayo ng kanyang bahay. Oh, yan. Doon po inihalin tulad si Ellen G. White. Oh, isa lamang siya sa mga architect yan, na nagtayo. Katulad ni Apostol Pablo, na si Apostol Pablo ay naging isang mabuting matalinong tagapagtayo. Kapag katitignan po ninyo yung pagiging tagapagtayo ni Apostol Pablo, oh, yan po ay isang mabuting arkitekto. Yan, tagapagtayo. Oh, katulad ni Miss White, oh, katulad ni Apostol Pablo, sila po ay isang mga architect o tagapagtayo. Alin po yung itinayo? Oh, ang itinayo po nila, oh, yun pong iglesia na pinagsama-sama mula doon sa tawag dito, mula doon sa pagkakahiwa-hiwalay. Natatandaan niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ano po nang dumating sa panahon ng pag-uusig, yung pong babae ay binigyan ng dalawang pakpak ng agilang malaki, ano po, at dumating ang kapanahunan na sila ay muli pong pinagsama-sama ng atin pong Panginoong Diyos. No, na mula sa pinagtabuyan sa kanila ay nagkaroon uli ng pagsasama-sama ang bayan ng Diyos. At dahil nga hinihingi lamang ng pagkakataon na ito po ay iparehistro, kaya ho na parehistro. Oh, pero hindi ibig sabihin na yung pagpaparehistro, yun ang nagsasabi, no? Yun ang nagsasabi na tayo ay tunay na sa Diyos. Hindi po. Yung pong pagpaparehistro ay isa lamang pong pagsunod sa alituntunin ng gobyerno. Ano po? Kaya wag po ninyong ipagkakamali. Ano ho? Yan. Una, hindi po si William Miller ang founder ng Seventh-day Adventist, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. O, ang pagiging co-founder ni Ms. White ay isa lamang tila arkitekto, katulad ni Apostol. I was found as a beggar.